naging kalarawan ni Kristo, naging kalarawan ng Diyos. Sabi niya dito sa verse 12, kaya dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya. So, tignan natin, meron na naman tatlong sinabi dito. Dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal, at sabi pa niya, pinili para sa kanya. So, hinirang, minamahal, at pinili para sa kanya, dapat kayong mahabagin. So, dito, ano yung kasuotan natin? Dito, sabi niya, dapat kayong mahabagin. So, dito ang dapat makita yung magiging mahabagin sa ating buhay. Bilang Kristiyano, na nawa sana makita yung habag ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? At sabi pa niya, mabait. Amen po ba? Amen po ba? So, ang sabi niya dito, mabait. So, ang Kristiyano pala, ang nagilala pala sa Panginoon, ang mananampalataya pala sa Panginoon. Sorry, nililipit yung dila ko. Dito, sabi niya, mabait. So, ang Kristiyano pala, ang mananampalataya, mabait daw. Nawa. Yan ang pagtianong nila. Sino bang nanay mo? Sana, hindi po yung yung nanay ko po yung masungit. Yung mapagsik. Kundi, ang sabihin niya, nao niya, ay yung pong napaganda at napagmahal, mahabagin. Amen. So, nawa, ganito rin tayo. So, sabi niya, naging mahabagin, mabait, then mapagpakumbaba. So, sabi niya, mapagpakumbaba. Ang Kristiyano daw po ay mapagpakumbaba. Ano po ang mapagpakumbaba? Ang mapagpakumbaba, hindi po niya pinipili. Kasi ang problema, minsan, ayaw natin patalo eh. Kaya alam niyo, minsan, kaya po hindi nagkakaunawan dahil po ang problema, yung isa, pinipilit niya yung gusto niya, ganun naman yung isa. Kaya alam niyo, hindi matatapos yung away, yung biduaan. Pero kung ang sasabihin ng isa, okay siya, parado ka na. Kung yun ang alam mo, okay na, wala na tayong magawa yan. Wala na tayong pagkakalunan. Panado ka na. Diba? Ang problema, hindi ako ang ama dito. Ako ang lalaki dito. Ako ang masusunod. Pero hindi po. Ang sabi po ng Biblia, ang Kristiyano daw po ay mapagpakumbaba. At dahil siya may mapagpakumbaba, ibig sabihin, mapagbigay. Hindi yung gusto niya, yung pinipilit niya. At sabi pa niya, mahinahon. So dito, mahinahon. At ang sunod, ang sabi niya, at mapagtiis. Tayo ba mapagtiis? O, kunting bagay lang. Sa reklamo tayo. Kunting bagay lang. Pero dito ang sabi niya, Apostol Pablo, ang Kristiyano daw po, ang dapat daw po na kasuotan niya ay mapagtiis. Then verse 13, ang sabi niya, magpasinsya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo
kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? So dito, ang isang Kristiyano ay mapagpatawad. Amen po ba? So nawa, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Kundi, alam nyo, ang maganda na itanim, mga kapatid, ang itanim po natin sa ating puso, ating buhay, ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmula sa Diyos. At alam nyo, minsan, gaya yung pan, yung pelikula, pelikula yata ni PJ, di ba, ang sabi niya, kapag puno na yung salok, dapat na kalusin. Alam niyo, bakit napupuno yung salok? Kasi lahat na lang ikinakarga. Alam niyo, kapag ang ikinakarga po niyo, masama at mabuti sa iyong salok, maapot raga at masama ang kainatnan. Pero kapag ang ikinakarga niyo ay ang mabuti, ang pag-ibig ng Panginoon, kahit mapuno yan, kahit umapaw yan, maganda ang kainatnan. Dahil naniniwala ko na dahil umaapaw ang pag-ibig ng Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, naniniwala ko na maging mga kasama mo ay magkakaroon din ng totoong pag-ibig. Magkakaroon ng totoong pagmamahal. At nawa mga kapatid, dito sa ating church, hindi po tayo ang magkakaaway, kundi lahat po tayo ay magkakapatid. Ngayon, bakit tayo magkakapatid? Kasi ako tinanggap ko si Kristo, at dahil tinanggap ko si Kristo, gaya ng sinasabi ng John 1:12, ako ay naging anak ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kayo rin, tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay, naniwala kayo sa niya, so ibig sabihin, kayo din ay may karapatan ngayon na maging anak ng Diyos. So kayo ay anak ng Diyos, ako ay anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, tayo ay magkakapatid. At ngayon, bilang magkakapatid, ano ang dapat na mangyari? Ang magkakapatid po, nagmamahalan. Yeah. Ang magkakapatid, nagdadamayan. Yeah. Ang problema, bakit po naisira ang church? Kasi ang problema, hindi po yung pag-ibig ng Panginoon, hindi po yung pagmamahal ng Panginoon ang nagahari sa buhay ng bawat isa. Minsan po, may mga personal na interes. At yung personal na interes, yun ang nangingibawan sa kanila. Kaya ngayon, nasisira ang church. Pero nawa, naniniwala ko na dahil ang iniisip nyo ay yung kabutihan ng katawan ni Kristo na ang siyang iglesia, kasi ang katawan po ay ang iglesia. Ngayon, di ba, tayo, kapag tayo may sakit, halimbawa, yung sakit natin, paa, hindi ba apektado lahat? Halimbawa, masakit yung ulo mo, hindi rin ba apektado ang lahat? Di ba apektado lahat? Kaya dito, kapatid, sana kung tayo talagang magkakapatid sa Panginoon, sana apektado tayong lahat. Kaya nawa, huwag natin hayaan na yung pag-ibig ng Panginoon ay mawala sa ating buhay, kasi dapat ito ay isuot natin, taglayin natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. At kung yung pag-ibig ng Panginoon ay taglay natin, naniniwala ako na magkakaroon tayo ng pagpapatawad.
Amen. At sabi pa ni Apostle Paul, ay Apostle Peter muna, sabi niya, ano yung sabi ni Apostle Peter tungkol sa pag-ibig? Love covers a multitude of sin. At sabi na ni Apostle Paul, doon sa 1 Corinthians 13, love keeps no record of sin. So sabi niya, love keeps no record of sin. So ibig sabihin, hindi po naglilista. Ang problema, hindi tayo po ay naglilista eh. Hindi po makalimutan yung ginagawa niya. Isa na yun. Ulitin pa niya. Nakadalawa na siya, ulitin pa niya. Pangatlo, magigas na niya ang hindi niya nagigitan. So, ibig sabihin, hindi pa rin si Kristo ang namubuhay sa kanya. Kundi yung dati niyang pagkatao ang nakasuot pa rin. Pero sabi na po sa pulo dito, ubarin na ninyo yung dati niyong pagkatao upang sa ganon. Maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi po natin nauunawaan ang kalooban ng Panginoon. Hindi po natin nauunawaan ang salita ng Diyos minsan. At minsan hindi, wala tayong interest. Wala tayong pagmamahal na pakinggan ang salita ng Panginoon kasi nga hindi po nabago pa ang ating buhay. Kasi naniniwala ko na kung talagang nabago na tayo, naniniwala ko dahil nabago na tayo, magkakaroon tayo ng interest sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito ang magbabago. Ito ang magiging instrumento para tayo ay mabago. Amen po ba? Amen. At sana po mga kapatid, sa umagang ito, bilang mananalataya, kita nawa ito sa ating mga buhay. At sabi pa niya dito, verse 14, at higit sa lahat, naglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So sabi na dito, ang pag-ibig daw, ang susi, o yung nagbibig kiss, yung nagtatali. Pero alam nyo, kapag wala na po ang pag-ibig, ang magiging katulad niyan, parang yung, alam nyo yung walis tingting? Diba yung walis tingting, kapag yan ay nagkahiwa-hiwalay, walang magawa, di ba? May magawa man, pero konti. Pero pag yan ay napagsama-sama, binigis ng pag-ibig. Yun, kaya nga, ang dami mong nawalisan, ang dami mong nalilinisan, dahil mayroon yung pamigis. Na yung pamigis na yon ay ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya naniniwala ko na yung pag-ibig ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin upang tayo magkaroon ng tunay na pagkakaisa. Kaya nga dito, naniniwala ko na kung ang pag-ibig ng Panginoon hindi po naghahari. Hindi po yon ang umiiral sa puso ng lagayan nyo na nagpapagamit. Kung hindi pa ang pag-ibig ng Panginoon ang naghahari, ang kumikilos sa inyong buhay. Nahiniwala ba kayo na magkakaroon tayo ng pagpupuri? Kaya salamat sa inyong buhay. At sana huwag mawala. Kasi nahiniwala ako na kung mawala na yung pag-ibig ng Panginoon sa inyong buhay, walang mangyari. Sana huwag natin hayaan na yung pag-ibig ng Panginoon mawala sa ating buhay. Amen po ba?